Yan na, nagsimula na. Yon. So ibig sabihin, no, idle hunting, tumataas sa minor, nagka-cut off. So ang tanong, bakit ganyan, no? Walang check engine. Hindi natin alam kung bakit. Normal siya pag ganyan. So ibig sabihin may tendency maldumi yan. Okay, so let's move on sa next case niya. Ang next case is idle hunting. Yun. So idle hunting, ano nangyayari sa kanya? So paano nga ba yun? Pakita ko sa inyo kung paano yung idle hunting. Idle hunting, no? Pag start nyo, yan. So, may temperature na, angat na siya dahil pina-start ko na kanina. Then, pag start niya, tas na minor, bababa. Then, hindi siya bababa sa normal na minor. Tignan natin kung ano mangyari. Hindi ko pinipindot yung silinyador. Yan na, nagsimula na. Yon. So, ibig sabihin, no, idle hunting, tumataas sa minor, nagka-cut off. So, ang tanong, bakit ganyan, no? Walang check engine, hindi natin alam kung bakit. So, check natin kung bakit may ganyan. Tara. So, initial muna tayo. Check muna natin kung bakit siya nag-idle hunting, no? So, start ko yung sakyan. Okay. And then, check natin. Walang check engine, pero tignan natin, baka may DTC. Okay, yan, spark. Okay. Tignan natin, mula daw DTS sa ECU. Tignan ko. Oh, ito. Read codes. Current DTC. No port daw. Okay. Pending, syempre wala rin yun. Okay, no codes. So, data stream tayo. Yol items. Okay. Nope. Close loop. Bago-bago to. Close loop. Open, close. Open, close. Open, close. Bago-bago. Okay. Ito nakikita ko. Open, close, open, close. Check natin yan. So, pinapansin ko nga, no, yung mga nangyayari sa kanya. Dito, data stream. Close, open, loop. Cycle. Okay. Then, engine coolant 90. Tignan pa natin, ha. So, map sensor. May value naman siya. Okay. Engine RPM, tas baba syempre. Advanced timing. So, bago-bago rin. Air intake. Throttle position, constant. Pag dinipress ko, nagbabago naman. Then, try kong silinyaduran. Constant. Okay, pagka nakabirit sa closed loop, so hindi ko masabi kung sa oxygen sensor. Okay.
So tignan natin kung ano pa pwede maging factor niyan. Tingnan tayo sa makina. Close and open pag nag-idle, no? Oxygen sensor test. Hindi supported. Tingnan natin, ha? Hindi rin supported. Okay, sige. Check natin yung makina. Bakit siya nag-open ng close loop sa idling, no? Okay. So, let's try to check, no? Kasi, nakita nyo naman kanina, doon sa may ating, sa ating OBD scanner, nakita nyo, open, close, open, close. So, ibig sabihin, open loop, close loop, open loop, close loop. So, nag-sa-cycle siya ng ganun. So, bakit, no? So, kapag close loop kasi, ibig sabihin, no? Lahat ng mga sensor is magkakakonekta. Then, lahat yung gumagana para i-adjust, no? O i-properly control yung mga emission natin. So, ibig sabihin, sa fuel. So, fuel and air mixture, syempre. Yung combustion, no? Ngayon, pagka nag-close loop siya, yun nga, magkakakonekta sila, gumagana lahat. So, maraming factor, no? Ang pwede nating silipin dito. Kasi, kunyari nga, no? Pag sinabi kasi close loop, no? Composition 'yan ng mga sensor nga ng computer box natin, then yung controller, 'di ba? Yan lahat 'yan nagko-contribute para mapatino o mapaandar niya na maayos yung makina at maging efficient. So ngayon kapag mayroong isa diyan na pumapalya, doon nagkakaroon ng problema. So katulad niyan, nangyari nga no, katulad ng oxygen sensor, yun ang talagang measuring tool na ginagamit ng ating sasakyan para sabihin kung ano yung talagang mixture niya, yung tamang mixture. Ngayon, kapag nasa-sense niya na hindi tama, binabato niya sa computer, then yung computer box naman natin is, computer box naman natin ay magbabato ng information sa mga controlling device, no? Katulad ng IACV, yan, ganyan. So, i-control niya yun para templahin ng tama yung ating minor. Ngayon, kung ang IACV, maaari yan, no? Yung IACV mismo ay hindi nakikinig naman sa ibinabato ng ECU. Kaya nangyayari sa kanya, no, ang ina-expect ng iba rin sensor natin is dapat ganito yung mga values na ibibigay niya. Pero dahil nga yung IACV natin ay iba yung ginagawa niya, so doon nangyayari yung minor na pabago-bago. Yun yung iche-check natin, kaya kailangan natin tingnan lahat ng sensor kung gumagana. Then yung IACV kung maaari. Yan. Okay, no? So ngayon, tignan natin kung bakit nagkakaganon. So, connection pa lang, no? Yung mga connection niya, chine-check natin. So, dito, okay yung mga injectors. Okay, so, isa pa mga idol, no? Make sure din na walang leak yung mga hose, no? Na mga nakakonekta. So, dito. Ito. Okay, so, ang gawin na lang natin, no? So, pagka na tignan nyo na na walang leak yung mga hose, no? Na mahalaga eh. Dapat walang mga leak yan. Then, try na natin tignan itong sa throttle body banda. Ito, itong airbox, throttle body, idle air control valve, baka doon nagluloko. Tignan natin. Hindi kaya kinain na ito yung ano, natanggal na ganito, di ba? Tignan natin. Okay. Okay, so ngayon, no, diagnose natin kung may problema yung IACV. So ang gagawin lang natin dyan is yung butas doon, tatakpan natin. Start natin makina, try natin. Okay, so yan o, yung kaya kontakpan yung, kasi ito may vacuum leak dito eh, kaya tinakpan to, then ito,
Yan o. Matino yung minor niya. Pag tinakpan ko yung IACV. So, ibig sabihin, yung IACV is stack open. No? Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung tinatakpan ko. Pero ito yung naging procedure, no? Yan o. Pag binuksan ko, up and down, up and down. So, ngayon, yan o. May butas doon. Papakita ko sa inyo mamaya. Tatakpan ko yun. Yan o. Siyempre, mamamatay-matay. Pero, makita nyo, normal yung minor. No? Well, ibig sabihin, stock open yun. So, ngayon, ito yun. Papakita ko sa inyo. Okay. So, yan yung loob, no? Makita ko sa inyo, no? Kung ano yung tinatakpan ko kanina. Yan o. Yun. Yung butas na yan. So, yung butas na yan, ito yan o. Yan yung tinakpan ko, oh. Di ba? Normal siya pagka ganyan. So, ibig sabihin, may tendency magdumi yan. Okay? So, ito kasi meron dito, eh. Oh. So, ngayon, try natin, ha, para lang ma-diagnose natin mabuti. So, focus na tayo dito, no? So, ang gagawin natin is babaklasin natin itong buong throttle body assembly. Okay, so after nung last bolt is madi-dismantle muna siya pero may mga water ano yan eh. May mga water hose, no. So tatanggalin natin lahat 'yon. 'Yon. So itong dalawang 'to, water hose. And then ito. And then itong kanyang ito yung ano eh. IACB socket, no? Socket ng IACB. Ito yung sa pinababa. Yun. Then, check natin. Mahuhugot na. And then, okay na. Yun. So, yan. Nabaklas na natin. Lilinisin natin to. So, yan, no? Tingnan nyo. Super dumi. No? Katulad na ito. Diyan lumulusot yung hangin ng idle, no? So, ito kailangan itong malinis. Impact drive. Okay. So, daan-daan kayo dyan. Kapag walang impact drive, gamitan nyo ng plies muna bago yung screwdriver. Kasi, mabibilog agad. Yan. Mukhang nabuksan na dati, oh. Meron siyang gasket maker. Baka ito eh. Yun. Yan. Protect. Throttle body. Throttle body. Hindi, itong idle air control. Up and down. Naninikit palagay ko eh. Oh. Tama. Yan oh. Parang wala na rin movement eh. Parang stock open. Linisin natin. Okay, yan o. Baklas. Tignan natin kung ano nasa loob. Yan o. Oo, diba? Uy. Stop up eh. Oh. Ayun, sugat-sugat oh. Isang ganit. Ayan kasi yung pinaka-bulb niya eh.
Ayan, oh. Oh, yan. Medyo nagkaroon na siya ng play. So, hindi gumagana ng ayos to. Ang tanong dyan, okay pa ba to yung gantong ano na ito? Sistema. Yan, oh. Yan, ngayon na siya gumana, oh. So, hindi sabihin pala, tagal na stop up yan. Tingnan natin, ha. Yan, oh. Ngayon yung gumana, eh, oh. Stop mo, eh. May sabi. At least gumagana na siya. Sagsag na yung loob, eh. Okay. So mga idol, no, habang nililinis ko siya, so ang gagawin ko lang kasi is eto, katulad na ito. Ito yung sa ano niya, oh, yung sa IACB, no, idle air control valve. Yan, oh, smooth na ngayon, oh. Hindi katulad ng una, di ba, ang ganit. Yan, oh, ganyan dapat ang movement niya. So nilinis ko ito, okay lang linis na maigi, pero itong part na to, no, ayoko na pakalinisin. So ito syempre tatanggalin ko. Ito yung map sensor niya, eh, no, tatanggalin ko to, lilinisin ko rin. So ito lang pang spray ko dyan. Pero yung buong throttle, ayoko na masyadong pakialaman kasi masyado na sensitibo, eh. Dahil luma na. So, yung mahalaga na lang, no? Siguro ito, katulad na ito, yung inner na lang ang lilinisin ko. Pero itong mismong body, hindi na. Baka kasi kung saan mapunta, baka masira yan, no? Medyo nangangamba na yan, eh. Kumbaga, eh. Ano na yan, eh. Medyo nasa bingit na ng pagkasira yan. So baka masira pa. Wag na natin linisin masyado. Okay. So kapag ka naglinis naman kayo nito, no, siguraduhin nyo lang na malilinis nyo mabuti yung etong part na to, ito to. So bibiritin nyo sya ng ganyan, no. So kasi ito dekable to, hindi sya yung katulad dati na yung dati kong pinakita na electronic, no, drive by wire. Ito is bibiritin mo ng ganyan. Then yung mga kanto na yon, yun yung pinakamahalaga. Then ito, ha. Yan, o. Oh. Yan. Pero yung mga gilid-gilid, mga idol, lalo na to, huwag nyo na masyadong linisin kasi may lubrication yan dyan, coating, ba matanggal ninyo. So, hindi naman talaga kailangan na sobrang linis. Ito kasi naman, yung mga sa gilid na to, ito yung tumutukod sa kanya, no? Kaya hindi nakakabalik ng husto. Yan, yan lang yung lininisin natin, yun, oh. Kabilaan, no? Yan, oh. Itong part na to. Ito. Sa plate. Yan. So, ito, no? Sensor assembly. MAP. M-A-P, no? Absolute pressure. Okay? So, ito. Maganda to, mga idol. Linisin na rin natin. So, yun, no? Ngayon, katulad nga na sinabi sa inyo, pag nagbabaklas kayo na ito, kung walang shock drive, impact drive, yan, o, katulad nyo kasi nag-iumido, yun, no? Gamitan nyo muna ng flies dito sa tagiliran, tapos screwdriver, kasi baka mabilog ninyo. Mas mahirap tanggalin. And then, check natin to. So, actually, gagawin natin. So, ang panlinis ko kasi dyan, mga idol, mass airflow sensor, no? So, pares lang sila sa MAP, no, mass airflow, tsaka yung MAP, isa lang ang panlinis. So, isprayan ko na ito para mag-penetrate. Konti lang. Para naman hindi masugat yung o-ring niya, yan, no, kasi may o-ring yan dyan. Then, tingnan nyo yung dumi, no. So, ngayon, ganito, no. So, ito is konektado dito yan, pero ito mahalaga malinis. So, pagdating dito, mga idol, linisin nyo po muna to, pero mahalaga yan yung loob, no? Ngayon,
sa paglinis nito, kailangan talaga is map sensor cleaner. Para siyang lighter fluid. Actually, palagay ko pwede, no? Kasi electronics cleaner, pwede naman yun, no? Ito is parang, ano nga, parang lighter fluid. Alam nyo yun, yung kulay pula, yung nilalagay sa sipo. Then, pwede nyo siyang ilagay sa sprayer na ganun, bottle. Kasi, mahina lang dapat ang pressure. Kung papansin ninyo to, yan, no? Pag in-spray ko, ah. Oh. Hindi siya ganun kalakas. Di ba kapag kayong ibang mga ganito is sobrang lakas ng pressure? Ito, hindi. Bakit? Kasi ang sinesensor nga nito is yung pressure. Tsaka yung sa muff naman is yung hangin. Kaya dapat mahina lang talaga yung pressure niya. So, papapasukin ko ng ganyan. Yan, no? So, ganun lang, no? So, hindi dapat sobra yung pressure. Mahina yung pressure nito compared doon. Yan. So, dinis lang ng unti. Pwede na yun. Yan o. May sipo lighter fluid. And then, yan, pwede na yun. Then, balik na natin. So, ang gagawin ko kasi is assembling ko na lahat. So, pakita ko lang, no. Ganito yung pagkakalinis ko sa kanya, no. Oh. Hindi ko na masyado nilinis. Mahalaga is matanggal lang yung mga carbon deposit. Ganun din dito, no. Hindi na masyado. Okay lang naman yan. Oh. Mahalaga mo, wala yung mga tumutukod sa kanya, ganyan. Sa mga butas-butas. And then, assemblein na natin yan. Okay, sa pag-assemble, no, ito, so, konti lang dito sa kamay. Lagay lang ako ng konting, actually, ano to, parang WD-40, no? Konting langis lang. Sinasin natin ito. Para hindi sumobra, no? Konting-konti lang. Then, ito nga, no, dapat to, yung butas is linisin nyo rin. So, ito naman, hindi naman na ganun kadumi. So, okay naman. So, assembling ko ulit. Just lagay ko lang ulit siya dyan. Yun. So, mas smooth. Then, itong tornillo niya. Lagyan ko na rin ng konting oil lang para hindi lang mag-umido. Okay. Okay. And then ito, no, a-assembling ko na. So ngayon ito, actually kasi itong part na to is magnet to, yo. Yan, no. Magnet 'yan, eh. So kung titignan niyo, no, may mga senyales siya na parang pinasukan ng tubig. Ngayon, ito rin, yan, no. May senyales din na parang pinasukan ng tubig kaso napaka-sensitive. Ayoko na linisin ng pakahusto. So ngayon, na-assembling ko to, din te-testingin natin kung gumagana pa. Kasi kung hindi na to gumagana, may nabibiling isang buong assembly na ito. Ito yung IACV, no? Yung solenoid niya. Ito yung pinaka-valve. Okay, assembly natin to. Itong kanyang o-ring is actually hindi napasok. O, yan, oh. O, namagana. No? So, meron ako set of o-rings dito. Tingnan natin kung ano yung papasok sa kanya. Hindi yan. So, ito. Ito yung malamang. Check pa natin, ha. Okay, no? So, assemble tayo, no? Dito, lagay natin yung o-ring. And then, ito. Kanyang solenoid valve, no? So, ngayon, tinitingnan ko lang dito kung yung alignment doon sa loob, no? So, lumalabas kasi ganyan siya. Okay. Okay. And then, yun. And then, pag nag-stop na lang ganun, check natin dito. Yan. Okay. Game? Okay, no? Katulad niya niyan, no? Medyo may senyales kasi itong solenoid natin. So, te-testingin natin siya. So, ang gagawin ko na lang is, ito, itong side na to, no? Yung gitna. Gitna. Then, yung unang pin. So, yung gitna is ilalagay ko sa positive. And then, yung isa is pipitikin ko lang dito sa negative. So, ang mangyayari mga idol is, huwag natin ibababad, no?
kasi baka masira itong ating solenoid. So pipitikin nyo lang, gaganyan-ganyan nyo lang. So para tayo nagbibigay ng modulation, no? So ngayon, titignan natin kung gumagana. Once na gumana yan, good na to. Okay, so try ko. Yun, no? Yun, gumagana siya. So ngayon, mararamdaman mong gumagana din. Ewan ko kung makikita ninyo kung nagmo-move yun nasa loob. Pero maririnig nyo naman, di ba? Yun. So, kung gumagana siya ng ganun, so, I think, no, good pa to. Good pa. So, yan, i-install na natin to. O, tara. So, ngayon mga idol, no, kung papansin ninyo, no, medyo manipis na rin to. Maganda sana kung mapapalitan natin to. Ang ganyan yan, yun. So, dahil nga, para maiwasan din natin yung leak, no, kasi ito, tubig to eh. Ito yung pinaka-in, out, parang ganun yan, no. So, ito yung kinokontrol ng ating IACB, no. So, ngayon, para siguradong hindi na mag-leak, is lalagyan ko na lang siya ng manipis na ano dito, silicone din. So, manipis lang, para lang maging gasket maker niya lang din. Okay. Hindi naman kumalat sa loob. Ito. Okay. So, I think okay na yan. Yan. So, ngayon, install na natin to. Pwede na to. Tara, tignan natin. Okay. So, dito sa part na to, no? Punasan ko lang. So, hindi mo naman totally malilinis talaga to. Itong part na to. Okay. So, sa part na to ng mga idol, no? Hindi ko nalalagyan ng gasket maker kasi nakaangat pa naman yung kanyang gasket, no? So, ito is flat na flat pa naman. So, okay pa to. Install na natin ng diretso. So, ngayon, titignan mo rin yung mga nasa ilalim, no? So, katulad na ito yung mga mahirap ikabit. Install na. Yan, no? Kasi mamaya mahirap na yan. So, katulad na ito, ito yung kanyang connection dito sa, ano, sa IACB. No? Install ko na rin to. Dahil baka malimutan pa mamaya. So, ganito kasi ang gentle, no? Masyado masikip. Hirap gawin. No? At, paalala ko nga pala mga idol, no? Kung nakita nyo ito, toto. Itong part na to, no? Meron niyang parang idle screw. Yung iba ina-adjust yan. Mga idol, yan, no? Yan, oh, ito, toto. Yan, yung nakita nyo, di ba? Kulay dilaw. So yan, no, makikita ninyo, yan yung idle screw, yung kulay dilaw na yun. Hindi ina-adjust yun, mga idol. Kahit kailan, hindi ina-adjust yan. Kasi iyan is in-adjust na o sinet na sa factory. Kaya kung mapapansin ninyo, yan, no, meron pa rin siyang pintura, nakaset pa rin ng tama, and stopper lang yan, stopper. Hindi ina-adjust yan kahit kailan. Kasi hindi nyo makukuha dyan ang minor para itaas, hindi. Ang nagsiset na minor ay yung computer box, no? At ang nagsasabi nun, pagka sinabi ng computer box na mag-adjust siya ng minor, ito yun, yung IACB. Kaya nga meron tayong idle air control valve. Yun yung nagsiset ng minor. And then, yung bigay ng fuel is nakaset naman yun dito sa ating throttle position sensor, no? TPS. So, ito naman mga idol, kung magsiset kayo nito kasi na-adjust din yan, no? May adjustment yan. Ang adjustment nito kailangan nyo ng OBD scanner. So, yung OBD scanner na yung mga idol is kailangan naka 10% siya, no? Yung position niya. Doon nyo titignan sa data stream, makikita nyo, ang throttle position is naka 10% dapat pag hindi pinipindot. Pagka pinindot nyo na sagad, dapat naman siya ay mga 90%. Yun ang tamang adjustment nun. Yun lang ang ina-adjust dyan. So, di ba katulad nung pinakita ko nina, yung IACB natin may konting adjuster na ganun, no? Yung ganun din to, meron ding konting movement yan para maitono nyo. Pero yun nga, dapat is naka 10% lang siya kapag hindi tumatakbo, pagka naka minor, no? Pagka hindi nyo pinipindot, yun. So wala ka dapat ina-adjust dito. Nako, pag ina-adjust nyo yan, maniwala ka, magkakagulo yan. Papangit ang minor, taas baba, sobrang taas, tapos biglang bababa na ang bagal bumaba. Ganun, no? So, may mga
may mga move, may mga mangyayari na hindi nyo na maguguluhan yung computer box. Huwag nyo i-adjust yan. O tara, install muna natin to. Good. So, ito mga idol naman, no, yung sa tubig pala, huwag nyo kalimutan. So, ang ginawa ko sa kanya, total, kasi makita ninyo, parang nag-umido na, no. Nilagyan ko siya neto para madali ipasok din para silyado na rin. Okay, then, tsaka natin ipapasok itong mga hose na to. So, ngayon, nakabit na, no, yung idle air, yung sakit nun, yung inyong daanan ng tubig, then, pati itong mga to, no, hindi naman kayo magkakamali, then, hindi papasok yan pag mali. Yan, kasi may mga groove yan, eh, oh. Groove dito, oh. Groove doon. And then, kabit natin itong silindor. Oh. Okay. So, dapat itong mga idol may clearance, ha. Kasi, hindi siya pwedeng mabirit ng ganyan, oh. Kasi pag nabirit yan, is para nyo ring hinayaan siyang ma-adjust yung stopper, di ba? And then, kabit natin itong mga to. Yan. Dito, dito. Then, ito, sa ilalim, meron pa. Para sa TPS, no? Ito, TPS to, mahalaga to, ha? Yan. Total position sensor. Then, ito yung sa IAT, no? Air intake temperature. Then, itong hose na to. Para dito sa purge valve. Galing naman to sa, ito galing to sa ano? Ito sa, tangke, no? Fume ng tangke. Yan, susubo niya rin yan dyan. And then, ito, sa intake manifold lang. Ito naman is, hangin to papunta sa injector. Yun. Nakalimutan ko tawag, pero ito, hangin papunta sa injector. So, parang bypass din to eh, parang ganun. Anyway, mamaya, tingnan natin yan. Okay, so, install ko na sana. Pero nagkaroon ng konting problema. Yan, oh. Nakita nyo? Eh? Biyak-biyak. Naku po. Oh, ayan. Papasok talaga dumi niyan, di ba? So, ito po. So, wala. No choice, no? Kundi kabit ko lang muna to pa-startin para lang matesting natin. Pero, bibili tayo ng ganito. I don't know kung saan tayo makabili. Check ko sa online selling, no? Online market. Meron na ito. Pero yan, kasaway. Ewan, paano napunit yan? Plus ito, no? Okay. So, plus ito pa nga, no? Kinabitan ng gantong filter. Pumunta ako sa auto supply, pang Suzuki pala ito. Kaya nagkaganyan-ganyan, no? Oh, dapat to. Hatak yan, di ba? Ang tutusin, no? Yan, oh. Bumaba siya ng ganyan. Kasi hindi ito yung original filter niya. Ganto ang itsura dapat, oh. Kasing height. Pang Suzuki to. Mali. So, ito dapat ang filter niya. Ganito. Ito daw yung pang Honda. Kaya hindi kami magkaintindihan nung tindahan. No, tingnan mo, pagka pinasok mo yan dyan. Oh, yan o, oh, pasok na pasok o. Oh. Oh, hindi ka tulad nito, tingnan mo. Yan, ganyan dapat yan. Then, sige, lagay ko muna, no. Wala eh. Ano gagawin natin dyan kung wala tayong... Yesa pa. Yan. Then ito, dito yan. Paganto. Eh, no choice, no? For the meantime, ganyan na lang muna. Eh, biyak eh. Marandikitan ko lang muna. Or, hindi talaga obre. Mamaya, pinandikit natin. Higupin pa dun. Bibilan natin. So, ito, kabit lang muna natin para mapa-start at matesting na. Pero yan, no, hindi magiging efficient to. No, yung flow niya. So, pansamantala. Yan na muna. Alright. So, kumpleto na lahat, no. Pera lang to. Palitin. Nakabit na natin lahat. Check nyo lahat na sakit. Lahat. Okay, na-install. Then, eto. Battery. Nagtanggal kasi ako. So, kabit ko na rin to. Pinipitan na lang yan. Then, ito pa pala. So, try na natin mag-start, no? Okay. So, try natin, start natin. Okay, so, starting tayo. Ngayon mga idol, no? Siyempre, walang kasiguraduhan to kung anong kalalabasan.
Pero malalaman natin kung mag-check engine. Pero may trick dyan para mag-idle relearn, no? Kailangan kasi natin mag-idle relearn. Merong OBD na kayang mag-initiate ng procedure na yun. Pero this time, hindi natin gagamitan. Try natin yung tricks na sinasabi nila. So, kailangan daw is i-on ng mga 2 seconds. So, actually, hanggang mag-pump yung fuel pump natin, no? Okay, then start ako. Okay. And then kailangan i-hold to ng 3000 RPM. So hold ng ganyan. Tapos kailangan hintayin nating mag-on yung fan, no? So actually yung pag ganyan niya naman kasi is actually kaya natin ginaganyan na sa 3000 RPM para lang mapabilis yung pag-on ng fan tsaka nung nito para umangat ka agad, no? So actually yun lang naman yun kaya hinuhold ng 3000, pero I don't think na kasali talaga sa procedure yun. Then kailangan daw lahat ng electricals is naka-off, no? So lahat, ultimo stereo, lahat, no? Okay, so dapat nga no naka-off ito. Yung aircon, wala. Headlight, wala. Ultimo stereo, wala dapat. Pero ito kasi, yung stereo na ito, hindi na off eh. Pero tignan natin kung may impact din. Kasi ang mahalaga dyan, dapat makalkula niya yung no load, tsaka may load. No? Kasi, syempre, alternator eh. No? Yung alternator kasi is actually, pagka yun, may load, no? May mga nakabukas na electrical, bumibigat yung alternator. So, ganun din sa aircon. No? Kailangan naka-off siya para hindi rin gumana yung compressor, no? So ganun yung magpag-idle relearn niya, eh, no? Kailangan walang load yung makina. So yun, hintayin lang natin yan, katulad niya na gitna na. So actually pwede nyo rin i-check yan sa OBD scanner ninyo kung ano yung tamang temperature niyan hanggang gumana nga yung radiator fan. So sa ngayon, hintayin na lang natin. Then syempre, no, kung naka 3000 RPM siya, is ibig sabihin yung IACV natin hindi rin gumagana yon, dahil bypass yon kapag ka tayo ay nakabirit lalo na sa ganyan, no? So yung IACV kasi is gumagana lang yung circuit na yon, yung flow ng hangin na yon kapag ka naka-minor. Pero pag ka nakabirit ka ng ganyan, hindi gumagana yung IACV yun. So ang dinadaanan niyan is yung main valve niya, no? Yung main butterfly valve yung gumagana. Then while waiting sa ating temperature, no, pwede ko rin naman kasing i-tignan dito kung ano na yung temperature niya. So dito sa diagnose. Oh, sorry. Yan, habang kasi actually hintay lang naman natin uminit yung makina mismo para ma-reach yung actual operating temperature. Then check natin to. Okay, so dito tayo sa data stream, view all items, then check natin. So fuel system naka-close loop dahil nakabirit ako. Pero pagka yan, binitawan ko mag-close open na naman yan dahil nga mag-idle hunting. And then, tignan natin next. Okay, so long term wala pa dahil na-reset. Then intake manifold, map sensor, meron siyang reading, engine RPM, banda dyan. Then, tingnan din natin itong next, air intake temperature, meron siya nasa-sense do butas, yung ating ducting. Then, throttle position, oxygen sensor, short term fuel trim. Okay, engine coolant, ito yung mahalaga. So, 95 degrees. So, nandyan na yan, pasok na yan. So ang operating temperature is around mga 93 to pagka 93 to 95 nag-on na yung fan. So okay na to, yan, pwede ko nang bitawan. And then pagka bitaw ko ng ganyan, tignan natin yan, oh. Close loop, tignan natin. Okay, naka-close loop pa rin siya. And yung ating minor ay napakaganda, diba? Wala na yung problema niya. Hindi na siya yung up, down, up, down. Konti na lang. Left, right, left, right. BA, BA, select, start.
parang kontra eh, no? Yun. So ngayon, ayan ko lang siya mag-minor ng ganyan, no? Ayan ko lang siya mag-minor ng ganyan naman. Actually, hindi ko kabisado yung sequence eh. Kasi kapag nagre-reset ako ng throttle body, ginagawa ko sa OBD. Pero dahil nga syempre DIY tayo, gusto kong pakita sa inyo yung mano-mano. Yun. So syempre, magre-relearn yan mag-isa. Actually, ganun naman ang sasakyan eh. Magre-relearn at pagre-relearn yan mag-isa. No? Dahil pinag-aaralan ng ating ECU yung mga pinaggagawa natin, driving habit natin, yung mga operations ng sasakyan, aircon, lahat yun. So sa akin, hintayin ko lang mag-cycle dito, no? Hintayin ko muna siya mag-cycle ng isang fan, on-off, then saka ako magbibigay ng load sa kanya. And, wala eh. First attempt, wala pa akong ginawa. Yung battery, di ba, tinanggal ko na naglinis ako. Ganun lang ginawa ko. Wala naman ng iba eh. Walang special. Then yung check engine, syempre na wala. Magche-check engine kasi yan na nag-test tayo dahil tinanggal ko yung IAT. No? Nagtanggal ako ng mga sensor. Magche-check engine talaga. Pero dahil nga nagtanggal ako ng battery, nawala lahat. Minor. Goods. Napakaganda. Nung unang dumating to dito, mga idol, nako. Hindi ko pa nagagalaw, ha? Hindi pa siya nag-up down. Hindi pa erratic yung kanyang minor. Ang taas nung ano, minor niya, mga nasa around 1,200. No, ngayon, no? Oh, yan yung tama niya kasi. Nandyan lang. Yan. And tignan natin dito kasi based sa manual is around 600 dapat yun eh. No? So, tignan natin. Oh, dito kasi mas masisiguro natin. So, close loop siya. And tignan natin. Oh, yung minor niya is 7,000 pala. No, ang alam ko sa manual is kundi 700. Kundi 650, 700. Pero siya nasa 700. Wow, okay na okay. And yung mga values niya, I think okay naman. Okay naman. Then throttle position sensor. Ito 'yung sinasabi ko sa inyo. Pagka naggalaw kayo ng throttle body, nagbaklas kayo lahat. Totally binaklas nyo. Throttle position should be para sa Honda is 10% pag hindi dinidepress o pinipindot yung kung tama yung term ko, hindi pinipindot yung silinyador. Dapat nasa 10%. Then pagka pinul mo, todo tapak, 90 dapat. Pero hindi ko nagagawin yun, syempre. Okay? So, that's it. I think, no? Okays na to, mga idol. Ngayon, i-update ko na lang kayo sa mga iba ko pang gagawin dito and yung ating manifold, yung pinaka ducting from throttle body to air filter, gagawin din natin yon, bibilan natin. So online na yon. Then yung ibang mga problema pa nito na napakarami, project car, yun po ang gagawin natin. So more on Honda CR-V po tayo, Gen 2. Yun lang po muna, mga idol. Maraming salamat po.